Kumpiyansa si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na nakaahon na ang Pilipinas mula sa epekto ng pandemya at gera ng iba't ibang bansa. Sa Van Dinur, sa Malacanang, pinasalamatan at kinilala rin ng Pangulo ang suporta ng diplomatic community sa pagtugon sa pangangailangan ng mga Pilipino. Si Kenneth Paciente sa detalye. Kinilala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mahalagang papel ng diplomatic community matapos niyang pangunahan ang Van Dinur kagabi sa Palasyo ng Malacanang. Ayon sa Pangulo, malaki ang naging tulong ng mga ito sa kanyang mga opisyal na biyahe abroad na naging dahilan ng pagpapalakas ng bilateral ties at nagsilbing daan-anya para sa mga bagong oportunidad para sa Pilipinas at sa kani-kanilang bansa. I am proud to have closely worked with many of you on many initiatives and endeavors since I assumed the presidency in the middle of 2022. I hope that we will continue to serve as able agents of our respective governments and countries in furthering the breadth and depth of our bilateral ties, as well as in exploring collaboration in regional and multilateral fronts. Kasabay nito, ang paghimok ng punong ehekutibo sa diplomatic corps na patuloy na makipagtulungan sa Pilipinas para tugunan ang iba't ibang hamon na kinaharap hindi lamang ng Pilipinas, kundi maging ng ibang bansa, kabilang na ang kahirapan, hamon sa edukasyon, food security, peace and order at iba pa. We cannot simply brush aside important global developments that affect all of us. After all, we belong to one single community of nations. Amidst geopolitical difficulties, it is our earnest hope that countries will find sincere motivation to work together and tap the power of the collective in finding ways to solve political conflict to achieve peace and prosperity for all. Pinagmalaki naman ng Pangulo na nakabawi na ang bansa mula sa dagok ng pandemya. Patunay anya rito ang paglago ng ekonomiya sa 6.1%, epektibong pagkontrol sa inflation, gayon din ang pagbaba ng unemployment at underemployment rate sa bansa. Cognizant that this journey ahead is without impediment, our plans for the future are based on sound economic policies that take into account realistic assumptions in anticipation of continuing global shocks arising from geopolitical tensions and climate change, amongst other risk factors. Hinimok din ni Pangulong Marcos Jr. ang mga bansa na magtulungan sa harap ng geopolitical tension kung saan binigyang diin niya ang independent foreign policy ng Pilipinas. To lasting and deepening friendships between our countries and our peoples for the coming year, and for many, many, many years to come. Cheers. Ang Van Dinur ay isang tradisyonal na okasyon na ginaganap sa Malacanang. Dumalo rito kagabi ang nasa 54 na ambassadors at 11 international organizations head. Kenneth Paciente. Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.